Pastor Philip Tarroja. Pag-pray po natin si Pastor Philip. Father, we thank you for today and we are blessed truly to have this man speak your word to us. Father, we pray for anointing. We pray, Father God, that you may speak through him and may you use him as your mouthpiece, Panginoon, sa inyo pong gustong sabihin. Father, we pray for a double portion of strength for his physical body, Father God. We pray, Panginoon, na kayo po ang mag-fill sa kanya, Panginoon, with your spirit and may you sustain him. And Father, we thank you. We lift him up to you and praises to you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Saul. Ay, hindi pala. Denmark pala. Mahaba kalbo po ako. Then, nakita ko kasi yung picture niya rito, biglang siyang nasabi ko. Thank you, ha. Ako'y nagpapasalamat na ako'y naalala nyo at nakabalik ako. Hindi ko na maalala kung last time. I think last time, anniversary din. No? At least doing anniversary, naaalala nyo ako. Salamat ang Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat din na 42 na kayo. No? 42 na ang ICBC. A blessed 42nd anniversary uli. Pakibati nyo po yung inyong katabi. Anniversary, 42 ka na. Sabihin mo, 42. Yung mga bata, hindi naman ako 42 eh, no? Marami po sa inyo, di pa pinapanganak nung ang church na ito ay nag-start na. Sabi mo kay Pastor Saul, ano ba, di ba ICBC kayo? Oo, bakit AG na kayo ngayon? Ha? Okay, si Saul kasi, ano yan, kasama ko yan noon sa Southern Battles, SB naman yon, no? So, but gusto ko yung bago nyo pangalan, all generations, no? So, ako po ang nagre-represent ng medyo elder generation, no? Kaya meron akong ganito, wala ako dati nito eh, no? At may mga kaklasmate ako dito, no? Ang exposure ko po sa ICBC ay nung mga less than 5 years old pa lang kayo, kilala ko noho ang mga pamilya ng kampanya, ng ang, ganun, no? So, for all of you who knew them, kilala ko po sila, kilala ko noon. Of course, ang dami nyo ng bagong generation. Nakatingin kayo sa akin, sino to? Sino itong mamang ito? Ganun, no? Kasi hindi nyo kilala. But I want to thank you for inviting me on your 42nd anniversary sapagkat it's about time. Actually, from the very beginning, it's about time. Eh. It's about time na makakita ang ating mga iglesia sa buong CBAP ng isang church that lives by faith. No? At ito pong tema ninyo ay napakaganda. I can preach on faith for 2 years every Sunday and not even exhaust this topic. It's also my favorite topic kasi storya ng buhay ko, faith eh. But I only have a few minutes. So gusto kong tumbukin itong theme verse ninyo talaga na galing sa Mark. I want us to talk about faith based on this passage that is found in Mark 11. Itong verses na binasa natin ay 22 to 25, nasa kalagitnaan niya ng isang chapter. So hindi ko alam kung napag-aralan niyo yung before and after. Pero yung chapter 11 po, ito po yung picture na ang Panginoong Jesus ay nakasakay sa colt, and he entered Jerusalem. That was the day he fulfilled the prophecy of Zechariah, entering Jerusalem. At nandyan yung storya na nandito sa introduction ng inyong notes. Ano? In Mark chapter 11, Jesus enters Jerusalem on a colt for his final earthly mission. Ano ba? Bakit pa siya pumunta sa Jerusalem this time? To redeem a people for himself by dying on the cross. So ito po yung last Sunday niya, yung week niya ito, and that Friday, siya ay napako sa cross para sa ating lahat. The crowd expressed belief in him as the coming king. Alam natin yan, di ba? Anong sabi nila? Hosanna in the highest. They made a path of palms, diba, ganon, etc.
However, sabi ko dito sa introduction ninyo, if you're reading with me, these were not whom God considers His people. Bakit? Sila nga yung ano eh, Israel, di ba? Bakit? Makikita natin in this story. The following day, in this chapter, He cleansed a defiled temple. So, nandito rin sa chapter 11 yon, no? Pasok sa Jerusalem, following day, alala niyo yung ginawa niya sa temple, di ba? And His authority was doubted deeply by the leaders of His people. So, yun yung buong chapter. Entering Jerusalem, cleansing the temple, and then arguing with the leadership ng Israel few days before He was crucified. Now, meron akong next paragraph dito. Notice this sa inyong, ano ha. So, as He cleansed the temple, yung mga leaders, tumaas ang kilay. Actually, pagpasok pa lang niya, tumaas na ang kilay ng mga leaders eh. No? Ito yung napaka-controversial na nagsasabing siya ang anak ng Diyos. Now, in the middle of the entire story, merong something very interesting na nandito sa ating passage. Kasi sabi niya, have faith in God. Pero bago niya sinabing have faith in God, merong puno ng, ano ba sa Tagalog yan? Wala ano? Fig tree? Puno ng baboy? Hindi, fig tree pala yun, ano, no? May puno ng fig tree na kinurse ang Panginoon. At the following day, nakita nung mga alagad, uy, Lord, tignan mo yung kinurse mo, talagang nag-curse. Talagang na, ano, nag-wither siya, tignan mo yung itsura. Oh. Tapos dito sinabi ng Panginoon, have faith in God. Anong connection nun? Yan ang magandang pag-aaralan natin ngayon. Sapagkat yung faith ay nandoon sa larawan ng ginawa niya sa fig tree. Interspersed in the chapter is a story of the withered fig tree. Why? This was to show the heart of Jesus. He was seeking a people marked by faith, not fate. Okay? Nakuha niyo yun? Nung kinurse niya yung tree, sabi niya, cursed be you. Tapos sabi ng mga disciples, tignan niyo na ano ba yung nangyari sa puno na natuyo? Ano bang pwede mong sabihin niyo? Natuyo to, tignan niyo, Panginoon. Sabi niya, tignan niyo. Have faith in God. Ginamit niya yung picture na yun sapagkat ang fig tree is the symbol of the people of God. Punta ka sa Israel ngayon. Sino ba nasa Israel ngayon? Ayun. Wala siya, no? Tanongin niyo kung ano yung nakikita niyang mga simbolo sa mga truck, sa mga, ano, the symbol of the fig. This is Israel. And so, nung nakita niya na yung Israel ay ganito talaga ang itsura, ganito talaga yung God's people na sinasabi, tapos walang bunga, kinurse niya. Sapagkat ang hinahanap ko ay ang people of faith. Naku niyo yun? Bayan ng pananampalataya. Yung po ang picture na yan. So, itong ating pag-aaralan sa umagang ito na nakita natin ngayon sa teksto natin. The next day, they were leaving Bethany and Jesus was hungry seeing at a distance a fig tree in leaf. He went to find out if it had fruit. When he reached, he found nothing but leaves because it was not the season for figs. Eh, Panginoon, talagang wala kang makikita. Hindi naman panahon ng pagbunga niya. Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. Alam niyo, bakit nga naman yung naghanap ang Panginoon sa puno na ng isang tree na hindi naman pala panahon? Di ba? Pag-aaralan natin mamaya yan. Sapagkat ang Israel should never be fruitless.
the people of faith should never be fruitless. So, as we look at this tree, we're going to learn that God used the tree as his picture. So, in the following morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Have faith in God." Yun ang kasunod na sagot ng Panginoon. Jesus said, "Truly I tell you, if anyone say to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins." So, Jesus said, I'm looking for a people of faith, the kind of faith that moves mountains. Handa na ba kayo matuto sa story na ito ng Panginoon? Amen? Tayo po'y manalangin, Panginoon. Hiling ko po na sa mga sumusunod na mga sandali, ihanda niyo ang puso namin, gumawa po kayo sa buhay namin, mangusap po kayo, lalo na po sa mga kinahaharap naming mga sitwasyon, problema, challenges, mga tanong, pangangailangan. Lord, mangusap po kayo. Sa umpisa pa lang, ngayon, napapalalahanan na kami. Kami po, we are that people of faith you are looking for. But we want to be, or we want to have, the kind of faith that you seek from us. Teach us now, Lord, in Jesus' name. Amen. So, I would like to use a situation na may mga followers ng Panginoon, pero they were not faith people, they were faith, F-A-T-E people. So sa notes ninyo, pinag-aanhong ko yan. Ikukumpara natin. What's the difference? Are we a people of faith or a people of faith? Ano ba yung faith? F-A-T-E. Kapalaran. Di ba? Anong sinasabi ng mga people who live by faith? Bahala na. Di ba? Kaya ngayon bahala na, bathala ang bahala. Yung pinauubayan mo kung ano mangyari. Faith. But we are not a people of faith na walang basis. Kundi we are a people of faith, meron tayong pundasyon. The supposedly followers of Jesus who declared Hosanna in the highest. Diba? Nung pumasok siya, 5 days later, shouted what? Crucify him. So, ang faith people, F-A-T-E, nasa church ba yan? Oh, marami. Marami mga Kristiyano na imbis na faith ang kanilang pamumuhay, eh, faith. Kasi, anong tawag mo sa isang tao na ang sinabi niya one time, ang bait ng Lord, the following day, sinabi niya, "Lord, anong, ba't ganyan ka?" Anong tawag mo sa ganong klaseng Kristiyano? Anong klaseng tao? Di ba? Baliw. Faith is as empty as what? Folly. So, di ba meron akong letters na finifilapan dyan? Ha? Gumamit ka, mag-ballpen kayo dyan. Sige, di kayo sanay ha. Masanay kayo. Okay, teacher ako eh. No? Fill up the blanks there. Folly. So, basahin nyo po ang mundo ngayon. Basahin nyo ang newspapers. Di ba? Pag nanonood kayo ng mga Senate hearings, Congressional Hearings Committee, di ba? Kumisan, makikita mo na human wisdom is just folly. Wala kasi silang, you know, at one time, okay, then hindi pwede, ganyan, etc. Mga kapatid, we are not a people marked by foolishness. Sabi nga sa Proverbs, the same lips say praise to God and the same lips curses God. What foolishness. That's folly. Faith is folly.
Secondly, makikita natin dito sa istorya, Jesus encounters the temple as what? In unspiritual state. Bakit? Ano ba dapat yung temple? The place of holy meeting with the Lord. Sabi niya, he said, "Is it not written, my house will be called a house of what? Prayer for what? The nations. Being fruitless and uncaring of God, these people displayed a life of what? A life of apathy." Yung pong buhay na faith ay walang pakialam, walang purpose kay God. Walang pakialam sa iyo. Walang pakialam sa buhay nila. Yun po yung buhay na apathy. Uy, tumayo ka naman dyan. Magtrabaho ka naman. Wala, I don't care. Ano ba yung apathy? I don't care. I don't care about God. So, these people, no, pray, ito si Jesus, Hosanna in the highest. Tapos the following, you know, Friday, crucify Him. Foolish sila. At the same time, Jesus was there. The evidence of who He is was there. Lalo na yung mga leaders, convinced sila na this man is more than just a human, and yet they didn't care. Their heart are so hard, tama? Apathy. So, meron ba tayong mga members of church who live by faith because yung kanilang heart ay I don't care? Oh, yes. Ako, madali ko makita yan eh, di ba? May mga members kuminsan sa church, yung church ko, nasa Kansas City. Darating doon, pagkatapos ng benediction, sasabihin nila, ay, umabot sa benediction, nakasimba na ako. Alam mo yun? Pero sa kanila, madinig lang nila yung benediction, nakasimba na sila. So sabi ko, walang benediction ngayon. Pastor, di ho ako nakapagsimba. Pero yung tingin nila sa pag-worship, yun lang, di ba? Yung binigay mo yung tithe mo, maka-attend ka, yun. Tapos, pagkatapos ng church, nagmamadali. Bakit? Kasi laban ni Pacquiao. Yun ang heart ng apathy. You know, you encounter God and there is no, di ba? Transformation. No, walang process of spiritual work. Ganun po yung nangyari sa templo. Ano nangyari doon sa temple? They were just busy making the temple a marketplace. Apathy. Ngayon, I have to work faster kasi I want to spend more time doon sa susunod na section, which is faith. Jesus unveils their true heart saying, "You have made it a den of robbers." Their focus was solely on the interest of self. Self-preservation, self-aggrandizement. Okay? Pero mo, ito yung temple, maraming pupunta rito, maraming foreigners dito, magtayo tayo dito ng foreign exchange. Di ba? Kasi yung mismo section na ang Panginoon ginulo niya, is the section where there was supposed to be prayer for the nations. That's the part of the temple. Nilagyan ng mga, di ba, mga den of, hindi naman ito mga budu-budu people eh, no? Ito po yung exchange galing sa Phoenicia yung isa, kailangan niya ng denari para bumili ng para sa iyo offer. Yan, nag-exchange sila. Nagbebenta sila ng kanilang mga animals para meron silang pambili ng lamb for the offering. Yun ang ginawa. So, ginawa nilang, di ba, business, inter. Oh, okay? Nangyayari ba sa church ngayon yan? Oy, maaga ka pupunta ka sa church, mare. Oh, nandun yung downline ko eh. Pagkatapos ng church, magbe-meeting kami sa Robinson's. Malaki ngayon ng ano. Maraming benta ngayon. Andun ang downline sa church. Nako. You know, ang church ay hindi po, it's unspiritual in that situation. Because that is what happens, your heart is shown and faith is essentially shown as treachery. Ano yung treachery? Yung pang, yun. Ano po yun? Panggagancho? Pandaraya? Para sa sarili? Para makarami?
Tama? And so, yun ang puso ng mga itong nagsasaad na sila ay mananampalataya ng Yahweh. But their hearts are full of treachery. You go deeper into the heart of these people, then you find what is really there. The religious leaders were not seeking the truth. They sought power and control and were immensely threatened by Jesus. No? Faith in its core. Dito makikita. Alala nyo, sa Mark hindi minention ito, pero sa Matthew, nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did and the children shouting in the temple courts, "Hosanna to the Son of David," they were, ano? Indignant. Bakit sila indignant? Because they feared the people. The people were beginning to believe him. And anong mangyari sa atin dito? Di ba? E tayong in charge dito. Alala mo nung pinanganak ang Panginoon? Sino ang nagpapatay sa lahat ng mga babies? Di ba? They feared. Power. No? Those who are in power feared the reality of the coming Messiah. And when Jesus was around, they followed him. They tried to destroy him because deep down in their hearts, they didn't want to let go yung power nilang yon, yung position nilang yan. So faith in its core, what do you find? Envy. So ano yung spelling ng faith? Folly? Apathy? Treachery? Envy. So, maraming followers sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, you are not the people of faith. However, ang Panginoon, in the midst of the crowd of faith, is the inner circle of the true people of God marked by what? Faith. Authentic faith. Faith. So how do you spell faith? F-A-I-T-H. Sabi kanina, anong five-letter word? Nag-iisip kami. Ako, Philip, five-letter word yun, di ba? Alex, five-letter word yun, di ba? Pero maganda yung smile. Faith is also, akala ko nga yun ang sasabihin niya, five-letter word, obvious, hindi. Pero faith. So, naturuan na tayo in these past Sundays about faith, and hindi ko alam kung ano yung mga naging preaching nyo, pero gusto kong, kumbaga, parang labakara, no? Pigain ng husto itong passage na ito at makuha natin yung katas ng katotohanan ng anong tinutukoy ng Panginoon, that if you have faith, tell this mountain to move and it shall be moved. At marami pong maling preaching dito kasi ang ginagamit nila yon wala sa konteksto. Nagamit lang nila, kung may faith ka, kulang ka sa faith, hindi nag-move yung mountain kasi yung faith mo, ganito. Maling pagkakaunawa yon. Unawain natin ng tama. Amen? Okay. Ito, buksan natin yung passage ito. Therefore, be sure that it's, sabi niya, therefore, be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. Saan ko binabasa to? Galatians. Okay? Those who are of faith that are sons of Abraham, so then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Ba't ko hinango ito sa Galatians? Because Paul was telling us that the people of God began with Abraham. Okay? And Abraham is the father of faith. And we, from Abraham up to now, are the people of faith. And if we are a people of faith, we are blessed. Blessed ka ba? Amen? If you're a people of faith, you're cursed. But if you're, anong ginawa niya doon sa puno? Sa picture, kinurse niya. Kasi Israel did not show that they were a people of faith. Kaya sabi niya sa mga disciples, you know why I cursed this tree? Have faith in God. Be a people like you. I called you to be. I look for fruit. Wala. I look for fruit in Israel.
wala cursed. But the people of faith are blessed. Ano po ba yung faith na yan? Those who are of faith. Okay. Marks of authentic faith. So expecting to find fruit from the fig tree, Jesus' way of expecting faith from the true disciples. He says, have faith, what? In God. Now, pwede rin sabihin ng Panginoon sana, have faith from God. Have faith to God. Have faith by God. No? Marami pwedeng palitan dyan. Pero yung translation ng in dyan, very intentional. It's the object. Bakit kami faith? A faith in God. It is the focus of faith. I love the last song we sang. Di ba? In Jesus, He's all I need. I am complete. He is, minention natin kung sino si God. Right? You see, faith, simple definition, review ko, ewan ko kung na-teach sa inyo sa past Sundays. Faith is putting your trust in. Okay? I have faith a chair can hold you. Meron akong kilala, overweight. Umupo, plakak! No? Parehong apat na paa, gumanon. Kasi 250 pounds siya. No? So, lipat ka doon sa kabila, kapatid. Hindi na ho. Sabi niya, baka pati yung sumunod na yan, palitan ko pa uli. No? So, wala na siyang faith doon sa silya na yon. Saan? Ano ang silya natin? Si God. Who He is and what He said. So, becoming a people of faith is a people, is a person, and a church, community, and a people, okay, putting their faith in God. Okay? So, ang next question dito para sa atin, all gen, sino si God sa'yo? Masasabi ko pa sa ating umaga, sa ngayong umaga nito, na ang pagkakilala mo kay God ay pareho sa pagkakilala mo kay God, ay pareho sa pagkakilala mo kay God, pareho sa pagkakilala mo kay God, hindi ba? Ang pagkakilala mo kay God, ikaw lang ang may, ang nakaaalam. Subalit, masasabi ko sa inyo, pang, mga kapatid, kung gaano kalawak, kalalim, kalaki, at kabaliktaran nun, ang pagkakilala mo kay God ay gayon din ang pananampalataya mo sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kilala mo ako, pwede mong sabihin sa bundok na ito. Naku nyo? Yun talaga ang tinuturo nitong passage ito. Kung ako ay kung sino dapat ako sa iyo. Hindi lang sa pagkaunawa mo, sa pakiramdam mo, sa gusto mo, kundi kung sino talaga ako sa iyo. Kung ako nga ay tunay mong Diyos, deity. Kung ako nga ay ang sinasabi, binibigkas ng iyong bibig, inaawit ng iyong mga awitin, pinagkakatiwalaan mo sa iyong mga panalangin na ako nga ay ganito. Kanya? Yun ang pananampalatayang sinasabi niya na hinahanap niya sa bayan ng pananampalataya. Have faith in God. Kaya po, maraming messages dito eh. Maraming pwede pag-usapan dito. Pero at the end of the day, ito ang tanong ko, sino si God? Sino ang Diyos sa iyo? At ang Diyos sa iyo ay ang pagkaunawa mo sa Kanya. At ang pagkaunawa mo, hindi,
at ang pananampalataya mo batay sa pagkaunawa mo sa Kanya. Naalala ko pa ng college ako, meron ako isang classmate na nagkasakit, umabot sa tuberculosis, at muntik siya mamatay. Pero nagre-recover na siya at ang hina-hina niya, binisita namin siya sa hospital. At nung nakita niya kami, sabi niya, huwag kayong bumisita sa akin. Gusto ko nang kalimutan ang Diyos na yan. Eh, isa sa mga pinakamasigasig naming kasama sa Bible study namin noon. Bakit? Bakit niya pinabayaan akong magkasakit ng ganito? Ganito, ano niya? Di, we were reasoning with him, you know? All things work together for good, etc., etc., no? Pero hindi kami makapasok sa kokote niya, no? Until finally, na-realize namin sa history niya na yung buong pamilya niya, lolo niya, tatay niya, siya, mga kapatid niya, lahat ay nakaranas ng pagsubok na napakahirap kayanin. Kaya para sa kanya, ang Diyos na kinikilala ko ay Diyos na malupit. At kumihabag man siya, ganun ang kanyang pananalita eh. Wala akong nararanasang pagmamahal sa kanya. Bagkus, ngit-ngit ng galit niya. Palagay ko dahil sa pamilya namin, hindi ko naman alam kung ano mga kasalanan. Oh, ganun ang kanyang salita. Saan po nagmumula yung kanyang pagkaunawa kay God? Yun. Ang tanong ko, ano klase ng pananampalataya meron siya ngayon kay God? Tama? Mga kapatid, ito ang number one na wag mawawala sa buhay mo. Number one to. Sapagkat lahat Mateo 6:33. Alam niyo yun? O, ano yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, sino kilalanin mo kagad muna? Siya. And all these things, yun. Maunawa mo na lahat dahil naunawa mo siya. Kung ang Diyos mo ay siya nga, then you can tell this mountain, move, it shall be moved. Why? Because I'm able. Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon na mag-provide ng tuition fee para sa iyong college na anak? Opo. Kaya mo bang pagtiwala ang Panginoon na ang inyong kakaining araw-araw ay may ihahapag sa pagkainan araw-araw? Opo. Kaya mo bang pagtiwalaan na ang mister mo sa Abu Dhabi ay magiging tapat sa iyo? Sa bawat punto na hindi mo kayang paniwalaan siya, hindi mo siya kilala. Kaya mga kapatid, 42 na tayo. So dapat, may pamalas natin sa kapatiran. We believe, we serve, we know the one true God scriptures teach to us. Kaya nga anong sabi? Since we have a great cloud of witnesses watching, set aside everything that encumbers and the sin that so easily entangles and run the race that is before you, fixing your eyes on Jesus, the author of faith. So, pag nanulupay pa yung faith mo, definitely alam ko na ang focus mo somewhere else.
Pag nalulupay-pay ang pananampalataya mo, definitely katulad ka ni Pedro na lumubog, magaling mag-swimming pero nalulunod nung lumalakad sa ibabaw ng tubig sapagkat ang mata niya nawala sa Panginoon. Sa umagang ito, kung nawawala ang focus mo kay God, ibalik mo. You know, He's waving at you, anak, I'm here. Huwag mong tignan yung problema. Huwag mong tignan yung utang na babayaran. Huwag mong tignan yan. I was telling our leaders today, last Friday, itong Friday lang ito, I was given notice of kailangan kaming umalis na sa property namin. For those of you who are following my Facebook, you know what's going on. Na yung property na yan, 30 years na namin pinaglalaban, natalo kami. So, pinaalis kami. Sunday next week, dapat wala na kami dyan. Mantakin nyo, hindi ko alam kung saan nakukuha ng... I've not been paying rent kasi ancestral home namin to eh. So, suddenly, now we have to come up with a lot of money for 3 days down, 3 months down, 3 months deposit, etc. Kung saan kami umiikot. Alam nyo, kung wala kang faith, kung hindi mo kilala si God, wala ka na. But God is able. I became a believer and began knowing who He is since 1971. Do your math. Ilan taon na ako? Ha? In the faith? Ha? 1971. Ha? 46 years na ako in the Lord. In these 46 years, 42 na kayo, I have learned to focus and fix my eyes on Jesus. And when I do so, I never fail. God always provides. Amen? Yan ang F. Okay, let me move on to the next. No, ang next ay, ano yung letter na next? A. Okay? Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the deep sea and does not doubt in his heart. Dalawang proseso po nangyayari dito. Nasa puso na iyong binibigkas. Na iyong sinasabi. Na iyong, okay? So, unahin ko yung sinabi niya rito. If anyone says to this mountain, faith is a heart matter, but it is also affirmed verbally. It's also affirmed verbally. Kaya, tama po sabi ng Panginoon, all of us will be accountable for every word that we speak. At hindi lang yon, sa Lucas sinabi, every idle word. Kunyo, miski yung pinaka-idle word mo, no, i-account mo sa Panginoon, lalo na yung major words mo. What we say is who we are. Now, I don't want to speak too much on this kasi may mga theologians na medyo pinupush yan. Pag hindi mo sinabi, hindi mangyayari. Pero sinabi ng Panginoon dito, kung ikaw ay people of faith at kilala mo ako, then you know my will, you can say, there will be no rain for 3 days and there will be no rain 3 days. Naalala niyo si, sino nagsabi noon? Hindi uulan ng 3 araw? Sino yon? Si Elijah at hindi nga umulan. Sapagkat hindi dahil doon sa power ng kanyang mystic power niya, hindi po, dahil kilala niya ang Panginoon, alam niya kung ano ang will ni God. Alam ba, kung alam mo ang will ni God, you can say it. That's why ako ho, maingat ako. Maingat po ako sa pagsasalita natin. Because faith is affirmed, what? Verbally. Pag sinabi mong, mukhang mahirap yata yan, kapatid, sinabi mo na. Kung yun, mahirap. Ewan ko kung kaya ng Lord dyan, sinabi mo na. Kung yun, let the words of your mouth glorify God by affirming faith verbally. Okay? Now, ituloy ko. But believes that what they say will happen
it will be done for them. Okay? Does not doubt in his heart, but believes. Ito, medyo mabigat ito. Okay? Kasi sa, ang definition po ng faith, palagay ko dinaanan nyo ito this past month. Basahin natin Hebrews 11 verse 1, hindi 11 yan, verse 1, go. Now, faith is of what we hope for and the certainty of what we do not see. Ang hirap i-explain to sa hindi man ng palataya. Paano ka nakatitiyak? Di ba? Paano mo nalalaman? Sino po dito ang mga mag-asawa? Patingin na mga may asawa. Okay, mga marriage. May I see? Yan. Alright. Sino sa inyo mga magulang? Mga magulang, itaas ang kamay ng mga magulang. Yan. Ito po mga magulang na magulang. Okay, no? Ay, nagre-repeat pala yung salita ko. Okay. Alright. Tayo nakakaunawaan dito as husband and wife. Di ba? One time, nagpipreach ako yung Mrs. Nandon, yung Mr. Nandon. Nagpipreach ako on family. Yung pagpipreach ko ng family, pagtuturo ko ng family, nakita ko si Mrs. talagang nagtitake ng notes. Amen, amen, amen. Ganon siya ng ganon. Si Mr. nagtitake siya ng notes. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Nakikita ko yung dalawa. Nandiyon si Mrs., ando si Mr. Pagkatapos, habang nagpipreach ako, nakita ko nagtitinginan yung dalawa. No? Tapos yung dalawa nagtitinginan, ganito ang mag-usap. Nandito si Mrs., ando si Mr. Ano? Sabi naman ni Mr. Sabi ni Mrs. Ganun siya. Sabi ni Mr. Ganyan. No? Doon pagkatapos break time, numapit yung dalawa, Pastor, ang galing. Nag-agree kami talaga ni Mr. Paano kayo nag-agree eh? Magkahiwalay kayo. No? Ganyan. Ay nako, Pastor, 30 taon na kami magkakilala niyan kahit na walang salita. Ano yun? Kilalang kilala ko na siya kung ano sasabihin niya, kung anong gusto niya, kung anong hindi niya gusto. Sa sobrang pagkakilala ko sa kanya, confident na ako sa ano ang will ni God. This is what we're talking about here. Your faith is your confidence in the certainty. Ano ang certain? Yung word niya, promises niya. Amen? Ano ang certain? Kung sino siya. God is merciful. Amen? God is forgiving. Amen? God is loving. Amen? God is patient. Amen? God blesses. Amen? God curses. Amen? Oh, bakit wala nag-amen? God curses also. God judges. Amen? God sends trials and difficulties. Amen? God sends pain and impossible situations. Amen? Amen, amen. No? Ganyan na yung salita nyo. So, sino si God sa'yo? Pero, you know, when you know of a God who is this, then you are certain. And I would like to describe this heart as insured on certainty. Insured on certainty. Ano ba yung insurance policy? Meron ka investment dyan eh, di ba? Pero insured on certainty meaning nakataya ang buhay mo. Pero sa bagay na tiyak. Nakatungtong ang paa mo sa bagay na hindi bubuwal. Nakasandal ka sa pader na hindi matutumba. Di ba? Parang bangko. Di ba? Insured on certainty. Ano yung susunod the word? T. Therefore, binabaybay lang natin yung ating passage, ha? Ang lalim pala ng ano, no? Ng faith ton. I tell you, whatever you ask for in prayer, in what? Prayer. Believe that you have received it and it will be yours. Alam niyo, gusto po nating i-focus dun sa it will be yours.
No? Believe and you'll be, I believe God will give me a 2017 Innova. Batukan kita, no? It doesn't work that way. It works His way. Because you know my will. Because who you know who I am. And based on who I am, and if yung pagkakilala mo sa akin ay ako nga yan, say it. Say it. And it is done. It is done. And prayer is the verbal, yan. Bakit po prayer? Kasi prayer is the journey of testing. Tama? Tested experientially. Are you filling out the notes? Sino po sa inyo ay nananalangin araw-araw? Patingin. Ha? Nahulog ka sa jeep. Ay, nako, ganyan yan. Ha? Praise the Lord, praise the Lord. Ganyan, di na? Imbis na yung kabayong something, no? Alright. Sino sa inyo na itaas ang kamay, nananalangin araw-araw? Nanalangin this past week, pakitaas ang kamay. Alright, huwag nyo bababa, ah. Sino sa inyo ang nananalangin at sinagot ng Lord? Sinagot ng Lord. Oh, walang bumababa ang ano, kamay, oh. Okay. I-high five mo yung katabi mo. People of faith ka, kapatid. Yan. Kasi, ang panalangin ng people of faith, hindi sinasagot. If you have faith and God answers, then you are there. Nakuha nyo? At ito, another message ito, yung faith mo, even is as small as a, ano? Buto ng tasa? Hindi po, wala pong buto ng tasa. Mustasa, no? Kung ang panlambertay mo yung kasi liit ng buto ng mustasa, yan ay sapat na upang sabihin mo sa bundok na ito, ikaw ay pumaroon at ipaparoon. Nakuha niyo yung, are you listening? It is not the size. It is the sort. Is it real? And authentic, real faith is tested. Kaya ang sabi niya sa Peter, 1 Peter, even though for a while you are undergoing trials, testing, and difficulties, that the testing of your faith may prove it to be true. Bakit po tayo pinetest ng Panginoon? Alam niyo po, ilan sa inyo kilala ako dahil ako po si Mr. MX Treeman. Lumalabas ako ng maaga sa pareho, Channel 7 saka Channel 2. No? Lumabas din ako sa newspaper, sa Mabuhay, Miles, Magazine, etc. Sapagkat one day, nagbigay ako ng testimony, my own words written, yun ang request ko sa may-ari ng MX3. Kasi yung MX3, ginamit ng Panginoon miraculously sa buhay ko. My time is almost up. Can you give me a little bit more time? Okay. About 9 years ago, I started to experience the pain of neuropathy. Sino pong doktor dito? Meron po bang doktor dito? Wala? Quack doktor, quack. Meron bang quack doktor dito? Wala. Sino pong doktor dito? Doc? San si Doc? Doc! Okay, post-herpetic neuralgia. Yun ang aking condition. Pero yung aking post-herpetic neuralgia, meron siyang further condition na yung viral infection ko na dapat wala na, nasa system ko pa. At ang manifestation po nito, pain. Doc will tell you sometimes, may kilala siya, yung doktor ko, na magpapa-hospital lang kasi hindi niya matake yung pain. And I'm in pain. Right now, I'm in pain. For 9 years, I have been in pain. Wala akong moment na wala akong pain. Okay? At yung pain na yan, umabot na ako sa point na I've seen 5 neurologists. I was spending 500 pesos a day on medicines para lang ma-alleviate yung pain. In one of those medicines, some of those medicines, yung binibigay po sa mga galing sa gera, tapos dahil sa gera, traumatized sila, no? Para yung kanilang mental situation na hindi bumigay, binibigyan sila nito mga gamot na ito, okay? Post-traumatic
medicines na hindi mo mabibili, hindi nga available sa Pilipinas, hindi rin available sa US, kailangan bilhin mo sa France, Vietnam, at yung mga medyo, and I had to order my medicines from Vietnam. And I was taking them, 500 pesos, 500 pesos a day para lang kumalma yung aking nerves. Kaya po yung iba, nagva-valium, yung iba kung ano-ano. Kaya si Michael Jackson at si sinusyo pa yung mga umiinom ng mga anti-pain because their neurosystems are in pain. Ako po, inalaw ng Lord ito and for some reason, God did not remove it. At sabi ni Pablo, Lord, di ba, Lord, sige na, tanggalin mo na itong thorn in the flesh ko. Sabi ng Lord kay Pablo, 3 times I asked the Lord said, no, my grace is sufficient for you. When you are weak, my power is made perfect in you. Konyo? Sinabi ni God kay Pablo yan, Pablo, hindi ko aalisin kasi mayabang ka. Yun ang sabi sa Corinthians eh. Kaya sabi ko, sige na nga Lord, mayabang na nga ako, no? Kasi hindi tinatanggal ng Lord yung ano ko eh, yung pain ko. Pero sabi ni God, you will run and not get weary. You will walk and not get tired. So, sabi ko, Lord, hindi ko naman kaya 5,000 in 10 days, 15,000 a month, just to, ano. Tapos, magpipreach ka, hindi mo maalala yung next point mo. Kasi, nakaano ka eh, parang, no? So, I asked for a miracle. Lord, sige, tatanggapin ko yung pain, but you have to help me. I need a miracle. Hindi na po ako kukuha nito. I will not. No more. Sinabi ko sa doktor ko, kailangan mo yan. Ayoko na. Then one day, I had to go to Cebu, yung pamangking ko ikakasal. Nakita ako ng isang disciple ko dati. Nakita niya, Kuya, Pastor, ba't ganyan ang tsura mo? Ganyan. Kinuweto ko sa kanya. Pinakita niya sa akin itong mangosteen in capsule. Kapapangalan pa lang sa kanyang MX3. Mangosteen, Santone X, yun ang kanya, yun ang mataas na content niya. 3 bagay ang pwede niyang gawin. Itaas ang iyong immuno, etc., etc. Bakit ba ako nagpo-promote dito? Wag na, no? Okay? Yun po ibig sabihin ng MX3, okay? Sabihin mo yan. Sabi ko sa kanya, alam mo, nag-ampalayan na ako, nag-ganito na ako, nag-ganyan na ako, nagpa-ano na nga ako, ano yun, tinutusok, ano yung tawag mo doon? Yung nagpa, ha? Acupuncture na nga ako, wala eh, sabi niya. Hindi, kuya, ganito, ito, kunin mo ngayon mamayang gabi, bukas ng umaga itong dalawa, tanghali itong dalawa, tapos babalikan kita tomorrow. The following day, yung kasal. So that night, sige na nga, I took. Following morning, pagising ko, sabi ni Mrs., Love, umaga na, nakatulog ka. Hindi po ako nakakatulog. Every 2 hours, gigising ako dahil the pain will attack. And I will wake up, I will embrace my pillow and lie back to sleep because I'm so tired of the pain. You know, the pain was so terrible that morning lang ako pwede. Pagdating ng tanghali, huwag mo na akong kausapin. Kasi bugbog na at pagod na yung katawan ko sa kaka-brace because of the pain. Gumising ka, o nga, umaga na, no? Hindi ako nag-isip. Okay, ah. Breakfast kinuha ko, lunch kinuha ko. Pagdating ng kasal, okay yung energy level ko. So, tinawagan ko yung aking, ano, Daryl, ano to? Sabi sa'yo, Pastor, eh. Sabi sa'yo. So, binigyan niya ako ng 1 week supply. After mauubos yung 1 week, tawag na ako. Nasa Maynila na ako kasi Davao ito eh. Paano to, 1 week? Kukunik kita sa may-ari. Kinunik ko sa may-ari. Christian siya, babae. Pastor, ganito, bibigyan kita ng 1 month supply. Salamat, no? Pero, babayaran ko rin ho ang mga blood test. Kanya, gusto po namin magkaroon ng comparative beginning and ending. Okay, sige, pumayag ako. After 1 month, yung 1 month na yon, yung 500 a day, yun na lang natira. Okay? At saka yung pang-heart ko, yun na lang ang natira. Pastors, maganda, maganda yung resulta, pakisulat mo. So, sinulat ko. Pastor, gamitin namin yung sulat mo, pang ano namin, promote. Sige, wala lang editing, as is. Opo, Pastor, signature nyo pa, yun. That's what came out in the newspaper.
Nagulat na lang ako nung one day, Philip, sabi ng kapatid ko, bakit nasa inquirer ka? Ha? Bakit? Wala akong ginagawa, ha? Ang ganoon. Hindi, buksan mo sa loob. Bili akong inquirer, pagtingin ko, andun ako sa may, ano ha, back page, andun, no? Sa front of the, ano, back page, andun yung mukha ko, nakangiti. Ganyan, ano? Thank God for God's natural healing. Nakasabi kong ganoon, ano? God's natural healing. Ganun. Tawag ko, Gina, ano ito? Bakit ako lumabas sa newspaper? Naku, pastor, hindi ko na nasabi sa iyo. We're going nationwide. This is already a few months of my taking it, ha? Almost a year. Nagpapadala lang siya ng supply. Don't worry, pastor. I will give you your supply. Don't worry. Habang buhay ka, may supply ka. Faith opens the door for His miracle to be fulfilled sa buhay mo. Kaya kailangan ng faith. It has to be tested. And your experience will be the proof. God is real. Amen? So, when you stand praying at sinasagot ang Lord yung prayers mo, amen. Last point. Ano yung una natin? F, faith is focus on God. Affirmed verbally. Insured on certainty. Tested experientially. H. Tignan nyo ito, ha. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Oops, alam nyo, pwede na tanggalin ni Lord ito dito. Pwede ko na tanggalin itong passage na ito, section na ito. Pwede na mag-end tayo doon sa prayer. Pero sinabit ng Panginoon ito doon sa definition niya ng faith. If you're a people of faith, do this, pray, and it shall be yours. And when you pray, sabi niya, when you pray, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Lord, parang bakit nandyan yan? Nakasingit yan. It does not compute in the whole statement, no? It computes, anak. Because faith that moves mountain cannot come from a heart that has not forgiven others. Faith that moves mountain cannot come from a life na may problema sa iba. At ang iba may problema sa iyo. May direct proportional impact ang relationship mo sa iba sa faith mo. Nakuha mo yan? I have faith in God that I will do this, etc. Pero sa isip-isip mo, hindi mo patawad ng tatay mo? I have faith in God that God will raise up our building and our ganyan, this big project for us to plant trees, plant churches all over, ganyan-ganyan. Pero in your heart, meron kang kaalitan? You got this? Are you getting the point? Jesus said, no. It has been heart cleansed. How? Relationally. Not of sin, but of relational ambiguity. Relational problems. Relational dysfunctionalities. Relational. Okay? As sabi nga ni Pablo, I'm praying that all of you, okay, will owe no one nothing except love. Wala kang atraso kahit kanino. At walang may atraso sa'yo na hindi mo pa pinapatawad. Alam ko lahat tayo, mayroong mga may atraso sa atin ang ilan. Ang sabi ng Panginoon, you want faith at move mountain, patawarin mo na. Amen? At meron pa bang kailang hingi mo ng patawad? May mga ilan dyan, hindi nila alam na nagngingit-ngit nga pag nakikita mo siya sa Robinsons. Pag aakit siya ng escalator dito ako sa kabila, ayoko makita pag mumukha niyan. No,
Faith that moved mountain is a heart cleansed relationally. Sabi nga sa Bible, di ba? Sa Mateo, husband, in the same way, be considered, hindi pala Matthew ito, sorry, ha? First Peter pala ito, hindi ko napalitan. First Peter chapter 2. Husband, in the same way, chapter 3. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker vessel and partner and heirs of you of the gracious gift of life. Basahin natin yung puti. Go. So that nothing will hinder your... Oh, nakita nyo yung prayer konektado saan? Sa relationship mo sa iyong... Oh, husband, nakikinig ka ba? Ha? May mga battered wife ba dito? Ay, mga battered husband pala. Meron ba? Meron battered husband dito. Pastor, butter. Dilagyan ko na maraming butter. No? Your relationships has a direct bearing. Your horizontal relationship has a direct bearing with your vertical connection. Naku nyo? Ano sabi sa James? The effective prayers of the righteous man avails much. What is righteous here? It's really about righteous relationship, heart cleansed relationship. So, maganda po ang ating binaybay sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral tungkol sa pananampalataya ay ating pong medyo piniga ng mapipiga pa natin yung passage at meron tayong natagpuan that ano yung faith? Focused on deity. H. This is the faith that moves mountains. Let's pray. Panginoon, salamat po. Salamat ng marami, Panginoon, sa inyong salita na kung saan ay inyo pong muling ipiniliwanag at inyo pong binuksan ng aming kaisipan, ng aming mga puso at doon ay nagpunla kayo ng katotohanang nakapagbabago ng aming buhay. Ng katotohanang nakapagbibigay ng maapakan sa bawat hakbang ng aming pananampalataya. Thank you, Lord, for teaching us that we are your people, a people of faith. You expect from us the fruit of faith. You expect from us a faith that is able to please you, that fulfills yung, ano talaga dapat yung faith na yun, natutunan po namin ngayon. So, in one of these letters, F-A-I-T-H, in my own life, you need to work. Hindi ko alam kung anong part ng buhay mo na medyo bitin ka dito, hindi ka focus kay God. O kaya yung verbal mo, hindi mo sinasabi, hindi mo pinoproclaim ang iyong pananampalataya kay God. Hindi ka rooted. There is no insurance of certainty in your life. You're always doubting. You fail in the tests. And your heart is unclean because of relationships. Allow the Lord, put in your heart now faith that moves mountain. In Jesus' name, amen. Salamat po.